Hello guys, welcome to my channel. So for today's video ay meron naman tayong topic na pag-uusapan ngayon. So maaaring kapulutan ninyo ng aral o ng idea ang pag-aaralan natin na ito, ang pag-uusapan natin na ito. So if ever man po na meron akong nakalimutan o hindi ako nabanggit na posibleng alam nyo nakasama dito, ay paki-comment na lang daw po ta sa baba para malaman po natin ang magkaroon din po ng magkapalitan po tayo ng idea. Dahil ang lahat po ng sasabihin ko ay base lang po sa aking mga karanasan dito sa loob at loob ng aking tindahan. Una po sa listahan ko na nagiging sagabal o nagiging nakaka-distract sa ating tindahan, sa paglago ng ating tindahan, ay una para sa akin po ay ang pagtaas ng presyo. Bakit po pagtaas ng presyo kasama ito na nakaka-distract sa paglago ng ating tindahan? Kasi po, once na nagtaas po ang presyo ng ating mga bilihin, syempre po ang ating mga customer, may impact yan. So once na nagtanong yan kung magkano ang presyo, sa tingin nila ay tumaas ang presyo, pwedeng nahihiya lang siya sa'yo para kunin niya yung product mo. Pero next time, pupunta na siya sa kabilang tindahan para tanungin kung magkano ang presyo ng dating ng tindahan mo, ng tindahan na pupuntahan niya. And then syempre, kung saan mas mababa, doon na siya. So imbis na sa'yo na yung customer na yon, hindi na siya mapupunta sa'yo dahil nga nagtaas ang presyo mo. So yun, nabawasan ang buka po ng customer. So possible naman na isang product lang o yung tumaas lang na na produkto mo ang hindi niya bibilin sa'yo, pero kahit pa paano, kabawasan mo pa rin yun. Kasi dahil nga sa pagtaas, which is hindi nila alam na talaga namang tumataas naman po talaga ang bilihin. At nag-i-increase po tayo ng price dahil sa kailangan po natin mag-increase. Hindi po sa atin napupunta ang pag-i-increase ng presyo, kundi sa sa production na nag-produce ng product na yun. So hindi po para sa atin yun. So once na nagtaas po tayo ng presyo, syempre maaapektuhan ay customer. So ang customer naman ay maghahanap sa mas mababang presyo. So pangalawa po ay ang customer na makukulit. So, problema din po natin ang mga customer. Oo, sabi na customer is always right. Nandun na nga po tayo na customer is always right. Pero kung nakaka-offend naman po sa atin ang mga sinasabi nila, tao lang po tayo. Yung haba ng pasensya natin ay nauubos din. So, maaring once, twice, mapagbibigyan mo pa yan. Pero pagdating na ng mga ilang bibigay ka na rin. O ibig sabihin ay hindi ka na makakapagpasensya o hindi ka na makakapagtimpi, masasagot mo na yung customer. So marami na pong ganyan. May mga ilang customer na rin ako na nabubwisit na rin ako kasi every time na lang na magtatanong ng presyo, so ganyan, tapos aalis, tapos ganyan. Minsan meron talaga akong na-encounter na gano'n na sinagot ko na, so yun, hindi na siya talaga bumibili dito. Hindi ko na siya nakikita ang pumibili. So yun, nabawasan ka ng customer kasi nga, makulit si customer, hindi mo na paglabanan yung pasensya mo. So sinagot mo na siya. So ang customer naman ay ayaw ng ganon. May mga tao na ayaw ng ganon. So yun, marami naman siyang choices. So dun siya pupunta sa iba na hindi pa siya sinasagot siguro. Yung nakukuha pa niya yung ugaling ng nagtitinda. Pero kasi sa sobrang, ako kasi ilang beses lang pagpapasensyahan ko, pero nauubos pa rin ang pasensya ko. So sa akin, kung ayaw niya sa akin, so yun, ganun lang naman ang aking katwiran. So yun, at least nabawasan ako ng customer kasi umalis siya, at least nabawasan din ako ng konting stress. Next po na nakaka-distract sa ating pag-asenso, nakakasagabal sa ating pag-asenso, sa tingin ko po ay ang mga na-expire na product. So, hindi po talaga natin yan maiwasan kahit na gaano ang titig natin sa mga produkto na ating binibili. Kahit masyado tayong, nandiyan na yung first in, first out natin sa mga items pagka tayo ay nag-display. Pero may mga talagang hindi pa rin po talaga maiiwasan, nakakalusot na meron pa rin tayo na expired na products. So, yun, hindi rin talaga natin maiiwasan na may mga na-expired na products.
So, may mga produkto po tayo na nabili sa mga ahente, so pwede po nating ibalik yan. Pwede nating i-BO at papalitan o kaya ililess na sa ating order. Pero may mga ano rin naman na may mga product din tayo na hindi na talaga na ibabalik. So yun, lugi na tayo doon kasi hindi natin napansin na nag-expired na. So anong gagawin natin doon, 'di ba? Hindi na rin kumbaga kabawasan na sa ating kita 'yon. Imbis na o baka nga matangay pa yung puhunan kasi 'di ba magkano lang naman ang ipapatungo doon tapos may expired siya. So malaki pang halaga. So yun isa rin yung distraction sa ating paglago, di ba? Tulad po ay yung itong pinaka nakakasama ng loob talaga. Yung inangat-ngat ng mga mababait. Kasi sobrang dami, wala na silang pasintabi. Pagka ang tindahan mo ay mayroon nakapasok ng mabait sa loob, tapos hindi lang isa, dalawa o tatlo, siguro madami na silang naglalamyerda dyan sa gabi. So pag wala ka, patay na ang ilaw, so ayan, nag-anuhan na sila, parang dito na sila nag-schooling, ganyan. Dahil hinangat-ngat talaga nila yung mga gusto nilang ngat-ngatin. So in my case po, napakadami nilang nangat-ngat, na favorite nila. Ultimo nga, sardinas, lata ng sardinas, tinatanggal na nila yung plastic at tinatanggal na nila yung cover. Ewan ko, wala na yata sila makain, pero nakakabulset, nakakainis na talaga na ang kinakain lang naman nila isa-isa, diba? Yung isa-isa, hangat-ngatin lang nila yon, tatanggalin lang nila yung ano, tapos lalagyan ng butas. So syempre, wala na yon, hindi mo na yung maibibenta. Swerte ka pag naibalik mo siya sa kinukuhanan mo, pero karaniwan talaga hindi na, lalo sa mga sari-sari store, hindi na pwedeng ibalik yan. So lugi ka na dun, lalo na pag ang titirahin nila ay napakalaking item. Yun, paano mo pa yun mababalik? So yun, baka bawasan na yun sa kita mo, diba? So next guys ay yung may mga dialogue na ibabalik ko na lang yung kulang. So syempre ikaw as may-ari ka ng tindahan, so papiso-piso lang naman, piso lang naman yung kulang, dos, tapos kulang yung pera niya. So sasabihin sa'yo, ibabalik ko na lang po yung kulang. Dahil kapitbahay mo lang naman, so papayag ka na ibabalik na yung kulang. Pero pag hindi mo yan nailista, tapos nakalimutan din niya, hindi mo mapapansin, ba, dos o piso na hindi niya naibalik sa'yo, kabawasan na rin sa'yo yon. Kasi syempre, yun na lang yung tubo mo eh, nawala pa, di ba? Para akala mo na ibenta mo yon, pero nabawas, natanggal din pala yung tubo mo dun sa kinuha niya dahil kinulang nga siya ng bayad sa binili niya. Eh, hindi lang naman siya nag-iisa, paano kung marami sila? So, in a day, may mga ganun na chances, so paano na? Baka bawasan din yun sa iyong kita. So, next naman guys ay ang utang. So, walang katapusan utang. So, sa ating tindahan kasi, pagka, dapat kasi cash yan. Kasi doon lang tayo nagpapaikot ng pera natin, ng tubo. So, yung capital natin, pinapaikot lang natin yan. So, dapat pag may mabibili ngayon, halimbawa may sales ka na ngayon, ibibili mo rin uli yan para hindi natitenga sa'yo yung pera. Tapos, yung ibinili mo, syempre, lalo na kung fast moving yung product, mabibili din ka agad yun. And then, nakikita na yung pera mo agad. Pero kung yung produkto mo ay ipinautang mo, so that means, naka-stack sa kanya yung pera mo. So, hindi ka tutubo, hindi ka kikita doon. So, sabihin man natin na ilang araw niyang hahawakan yung pera mo. So, tulog na yung pera mo sa kanya. Hindi na nag-grow, naka-stack up na sa kanya yung pera mo. Kasi kung nandun lang yung produkto, may ibang tao na dadating, mabibili niya yung product na yon. So, pwede mo pa uling ibili ng iba. Kung hindi niya yung kinuha, hindi niya yung inutang. So, pwede mong ibili-ibili yun sa iba, which is, tutubo ka na naman. Pero kung inutang lang yung produkto na yon at hindi na ibalik ka agad, so, yun po ang ating chances na medyo bumaba
ang at eh, bumagal ang ating paglago kasi syempre nahuhold tayo doon eh. Hindi tayo nag-isang paraan yon para hindi tayo mag-grow kaagad dahil nga pinapautang natin yung ating pinakapuhunan. So dapat talaga sa tindahan, iwasan talaga ang utang. Or if ever man, meron pa unti-unti, siguro hindi nagtatagal. One day, two days. Pero pag nagtagal, yun, mahihirapan po ang may-ari ng tindahan. And ang pinakamasaklap pa dyan, yung ikaw na yung inutangan, ikaw na yung naging mabait na nagpautang. Pagdating pa ng panahon, ikaw pa yung masama. Meron pang instances na sasabihin pa sa'yo na nagbayad na siya. So, parang lumalabas ka na ikaw ang sinungaling, diba? So, yun. Kung sakali man ang utang siya at i-deny niya yung utang niya, so pati kapital mo, tinangay na. So, kung yun lang aasahan mo sa tindahan na para ipaikot at medyo malaki din yung utang niya, so, yun. Magano na yung tindahan mo? So, medyo mabagal na talaga ang paglago or kung hindi man, wala ka nang ipang pupuhunan para ipaikot uli yung pera, diba? So, imbis na nag-grow ka dahil yung paninda mo, umiikot, nadadagdagan. So, medyo mai-stuck ka ng konti kasi nga dahil pinautang mo yung produkto mo. So, marami pa guys, pero ito, ihuhuli ko na, last na ito na sa tingin ko ay makakasagabal sa ating paglago. So, ito na po yung last muna kasi yung mga iba pong topic ay, mga iba pong reason ay hindi ko na lang isasabihin kasi mas mapapakaba po tayo. So, ang pinakahuli po para sa akin ay yung overspending. So, sobra-sobra po tayo ng paggastos. Alam nyo naman po sa tindahan na maliit lang naman talaga ang ating kita. So, once na nag-overspending po tayo, yung let's say, kumita ka, kasi medyo na ano tayo sa benta natin eh. Medyo na na-attract tayo sa benta, ang laki-laki ng benta natin. Akala natin, atin na yung pera na yon. So, hindi po yon. Ilang percent lang po na ipinatong mo ng markup, yun lang po ang sa iyo doon. Kaya dapat hindi ka gagastos ng more than doon. O kung hindi man, kung liwawa magastos mo siya ngayon, next day, huwag kang gagastos ng ganon dahil tatapalan mo siya. Kasi kung magsosobra ka doon sa pinapatong mo, natatangay mo na rin ang capital. So, imbis na mag-grow yung tindahan mo, imbis na mas magdadagdag ka pa sana ng capital, nababawasan mo na yung capital. So, hindi mo na mapapaikot pagdating ng panahon yung pera. O, let's say, isang araw mo lang yung ginawa na ganon, na nag-overspending ka ng isang araw na na-attract ka dun sa sales mo. Paano kung sa mga susunod, ganun pa rin ang ganun ang ginagawa mo. So, medyo magsasuffer po ang ating mga tindahan. So, yun guys. Hopefully, ay nakatulong po ako sa inyo at naka-inspire sa aking video na ito sa lahat po ng may mga tindahan ngayon. So, ngayon lang po, yun po talaga ang maishishare ko na posibleng makakadistract po sa ating tindahan sa paglago. Kaya dapat po, iwasan po natin ang mga bagay na ito kung gusto natin na lumago ang ating tindahan at mabilis na lumago ang ating tindahan. So, kailangan po ay marunong na po tayong alamin na po natin kung ano-ano ang mga bagay na ito at iwasan po natin hanggang maaari. Para ayun, sa pag-grow po tayo mapupunta dun sa mga pangarap po nating pag-grow. So, yun guys, sabi ko nga sa inyo, kung meron pang mga additional na alam nyo na nakakasira o nakakasagabal sa pag-grow ng isang tindahan, ay paki-comment down below na lang po guys at pag-usapan natin sa mga susunod pang video. And kung hindi pa, kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay paki-like and subscribe na lang po ang aming channel. At para po maging updated kayo sa mga video na aking ina-upload anytime about po sa ating tindahan. So, yun lang guys. Sana po ay marami tayong benta.